بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maganda araw po sa inyo lahat at sa mga oras na ito. Ang ating pag-usapan po na paksa ay patungkol po sa isa sa pinakamalapit na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa kanyang mga kasamahan na ito si Abdurrahman bin Auf. Si Abdurrahman bin Auf ay mula sa pamilya na Az-Zuhri na nanggaling din sa malaking tribo, malaking pamilya sa Makka na ito ang Quraysh. So siya po ay nanggaling sa malaking pamilya na isang pinakamalaking tribo sa Makka na ito ang Quraysh na nanggaling din doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya po ay panganay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya ng 10 taon. Mas panganay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa kanya ng 10 taon. Siya rin ay naghijra ng 2 hijra, ang papunta ng ang paglikas ng mga Muslim sa unang hijra mula sa Makka papunta ng lugar ng Habasha, at ganun din na ang kanilang paghijra papunta ng Madina. At isa sa mga ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang paghijra mula Makka papunta ng Madina, nung sila ay dumating doon, ay kanyang ginawang magkapatid ang mga Muhajirin at saka ang mga Ansar. May mga taga Makka na iniwan nila ang lahat ng meron sila, at kabilang doon si Abdurrahman bin Auf, ang ibang kanilang mga pamilya, ang mga kayamanan at iba pang mga meron sila sa Makka na kanilang naiwan sa Makka dahil ayaw pumayag ng mga hindi mananampalatayang Quraysh na ito ay dalhin ng mga tao na gustong maghijra. Bagkus halos lahat sila ay naghijra na sila ay patago. So dahil dito ay naiwan nila ang kanilang kayamanan doon. So nung sila ay dumating sa lugar na Madina, ang mga Ansar o sila yung mga sumuporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay mga taga Madina, ay ginawang magkapatid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa unang pagkakataon ang mga taga Makka at saka taga Madina. At sa sitwasyon ni Abdurrahman bin Auf ay naging kapatid niya si Sa'ad bin Ar-Rabi al-Ansari. Si Sa'ad ay kabilang sa mayaman o may kakayahan na Ansari o taga Madina. At nung sila ay dumating doon ay sinabi sa kanya ni Sa'ad bin Ar-Rabi na ibibigay ko sa iyo ang kalahating kayamanan ko. At meron akong 2 asawa, tingnan mo kung ano ang mas magugustuhan mo sa kanila at hihiwalayan ko, at pagkatapos ng kanyang idda ay pakasalan mo. At ang aking kayamanan ay hahatiin ko para sa iyo. Isa yan sa mga na kwento ng ating mga ulama na kung saan ang bagay na ito ay pinuri sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ang mga Ansar. Dahil sa kanilang pagsuporta sa kanilang mga kapatid na mga Muhajirin, na iniwan nila ang lahat para lang maisabuhay nila ang kanilang pananampalataya. Ganon din na ang mga Ansar ay nagsakripisyo din para sa kanilang mga kapatid na mga Muhajirin. At kabilang dito si Sa'ad bin Ar-Rabi al-Ansari, na kung saan siya ay nagsabi na ako ay may kakayahan at lahat ng aking kayamanan ay hahatiin ko at ibibigay ko sa iyo. Ngunit si Abdurrahman bin Auf ay kabilang sa kanyang ginawa ay hindi siya umasa o kaya hindi niya sinamantala ang pagkakataon na ito. Bagkus kanyang sinabi na barakallahu lak fi malik wa fi ahlik, bagkus siya ay nanalangin, siya ay nagdua kay Allah subhanahu wa ta'ala na maging mabiyaya ang kayamanan ng kanyang kapatid na si Sa'ad at ang kanyang pamilya dahil sa kanyang tinatawag na gagawing pagsakripisyo. Pero hindi ito tinanggap ni Abdurrahman bin Auf. Bagkus ang kanyang sinabi ay nasaan ang inyong kalakaran? Nasaan yung inyong palengke? Yung tinatawag na pamilihan? At pagkatapos ay si Abdurrahman bin Auf ay nagsagawa ng pangangalakal. At pagkatapos, dahil kilala siya sa tinatawag na mabilis o yung pamilya mula sa mga magagaling sa pangangalakal sa pagbibisnis. At dahil dito, mga ilang panahon lamang ay siya ay kumita. At kabilang siya sa mga may kakayahan
na nakilala sa lugar din na Madina, na doon pa rin siya nagsimula. Bagkus sa mga panahon na yun, bago siya lumikas, ay kasama siya sa mga may kakayahan at kilala sa pangangalakal sa lugar na Makkah. Kaya nung sila ay dumating sa Madina, ayun ay hindi na sinamantala ang ginawa o yung pagsakripisyo sa kanya ng tinatawag ng kanyang kapatid na si Sa'd. Bagkus ito ay napakabuti, pero ang kanyang ginawa ay itinuro, nagpaturo lamang siya kung nasaan ang bahay o bayan ng kung saan sila nangangalakal, at dito ay nagsagawa siya ng kanyang pangangalakal. At pagkaraan ng ilang panahon ay nagkita sila ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinanong siya ni propeta sallallahu alaihi wasallam, ano ang nangyari? Kumusta ka na, o Abdurrahman bin Auf? Sabi ni Abdurrahman bin Auf, ako ay nakapag-asawa na ng isang ansariya. Siya ay nakapag-asawa ng isang babae na taga Madina. Dahil sa kanyang tinatawag na galing sa pangangalakal, at sinabi ng ibang mga ulama na ito ay sa pamagitan ng siyempre ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa kanyang tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, at meron din siyang tinatawag na naunang kaalaman sa pangangalakal. So dahil dito ay kumita siya at nabilang siya sa may mga kakayahan sa Madina. So dahil dito, ay isa sa mapupulot natin na aral dito ay yung kanilang pagsasakripisyo sa mga sahaba para sa kanilang kapatid, yung kanilang tunay na pagmamahal, yung kanilang ikhlas na kahit na iwan nila yung kalahati ng kayamanan nila, ibibigay nila sa kanilang kapatid para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din ang mga sahaba na mga muhajirin, ay hindi sila umasa, hindi sila nagsamantala, bagkus ginawa nila kung ano yung makakatulong sa kanila para hindi maging problema sila ng mga ansar. So kabilang po yan sa aral na mapupulot natin dito. Si Abdurrahman bin Auf ay kabilang din sa mga naunang mga nagmuslim na sinabi natin na sila ay nagmuslim sa pamagitan ni Abu Bakr as-Siddiq, na sila rin ay binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso, na sila ay nabubuhay pa dito sa mundo. Kabilang siya, kabilang doon si Abu Bakr as-Siddiq, si Umar bin Khattab, si Uthman bin Affan, si Ali bin Abi Talib, si Abdurrahman bin Auf, at si Talha bin Ubaidillah. At kabilang siya si Abdurrahman bin Auf sa mga binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 na mga sahaba na binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan sila ay tao sa paraiso, na sila ay nabubuhay pa dito sa mundo, ay meron ng mabuting balita sa kanila na paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang siya sa pinakamainam na mga Muslim. At ito ay nabanggit sa isang hadith na kung saan tinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isa sa mga sahaba o isa sa mga sahabiya kung sino ang namanhikan kay Ummu Kulthum bint Uqbah, isa sa mga sahabiya. At sinabi ng tao na ito na si fulan, at binanggit niya doon, kabilang doon, si Abdurrahman bin Auf na namanhikan doon sa isang tinatawag na babae na ito ng sahabiya. Kaya agad-agad, hindi nagdalawang isip si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pagpapayo sa kanila, na sinabi niya na angkihu Abdurrahman bin Auf fa innahu min khiyaril muslimin. Ha? Pahintulutan niyo na makapagpakasal. Ibig sabihin ay tanggapin niyo ang pamamanhikan ni Abdurrahman bin Auf, dahil siya ay kabilang sa pinakamainam sa mga mananampalataya o sa mga Muslim. So kabilang yan sa mga kainaman ni Abdurrahman bin Auf na pinuri siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liban pa sa pagbalita sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso na siya ay nabubuhay pa. Kabilang din sa mga kainaman ni Abdurrahman bin Auf na ito ay naitala sa isa sa mga maliliit na mga kabataan ng mga sahaba, katulad ni Talha bin Abdillah, na kanyang sinabi, kana ahlul madinati iyalan ala Abdurrahman. Ibig sabihin ay tunay na karamihan, halos karamihan sa taga Madina ay pamilya o ginagastusan ni Abdurrahman bin Auf. Nabanggit natin na kabilang siya sa may kakayahan.
siya ay naghahanap buhay at siya ay mabiyaya sa kanyang paghahanap buhay, pangangalakal. At ang kaibahan lang ay sila na mga sahaba ay yung pumapasok at lumalabas ay dito lang yan sa kanilang kamay at hindi pumapasok sa kanilang puso. Hindi nagiging malaking issue sa kanila ang pagkawala ng pera o kaya may pumasok sa kanila na pera. Bagkus ito ay ginagawa lang nila na ito ay paraan. Dumadaan lang sa kanilang kamay. Ngunit hindi ito nakakapigil sa kanilang pagsamba o sa kanilang tinatawag na ibang mga gawain na kalugulugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya makikita natin na si Abdurrahman bin Auf ay kabilang sa gumagastos sa mga taga-Madina. Ang isa sa mga nabanggit dito ay 1/3 na ipinapautang niya sa kanila, sa ibang mga sahaba na nasa Madina, na pinapautang niya. Ang ibang 1/3 naman ay ibinabayad niya sa ibang mga utang nila. At ang ibang 1/3 naman ay ginagawa niyang pagtulong sa kanyang mga pamilya. At dito ay kabilang yan sa kainaman ni Abdurrahman bin Auf. Sila ay mayroong mga kakayahan. Kabilang sa mga sahaba, halos karamihan sila, ay mga mangangalakal. May mga kakayahan. Si Abu Bakr as-Siddiq, kabilang sa mayayaman sa mga sahaba, na siya ay ginugol na ang kanyang kayamanan. Ganun din, si Umar bin Khattab, meron ding hindi siya maituturing na mahirap. Meron siyang kakaunting tinatawag na kakayahan. At siya ay gumagastos sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At mas lalo si Uthman bin Affan, kabilang sa pinakamayaman sa Makkah. At siya rin ay kabilang sa mayaman nung sila ay nag-hijra sa Madina, kabilang sa mga mayaman. At siya ay gumugugol sa kanyang kayamanan. Siya ay nakilala sa kanyang paggastos para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, na kabilang sa nabanggit natin si Talha bin Ubaydillah, nabanggit din natin na kabilang siya sa isa sa mga mayaman ng mga sahaba. At si Abdurrahman bin Auf ay kabilang sa mga may kakayahan at kabilang siya sa mga tumutulong sa mga mahihirap. Siya ay gumagastos. Halos ang kanyang kayamanan ay napupunta sa kanyang mga kapatid na mga mahihirap na nangangailangan dahil siya ay tumutulong para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa kanyang pag-iwas sa ibig sabihin sa mga makamundong bagay na kung saan noong si Uthman bin Affan ay malapit na ang kanyang kamatayan ay siya ay nag-iwan ng kasulatan na ang papalit na magiging pinuno pagkaraan ni Uthman bin Affan ay si Abdurrahman bin Auf dahil kabilang siya sa 10 na mubashirin bil jannah, binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng tinatawag na paraiso. Ngunit siya ay nanalangin, "Ya Allah, ay nawa ay tanggapin mo na ako. Kunin mo na ako bago pa dumating sa akin ang bagay na ito." So ayaw niya yung tinatawag na responsibilidad na ito. Dahil alam niya na ito ay napakalaking responsibilidad na itatanong sa tao sa kabilang buhay. Kaya ito ay iniwasan niya. At sa panahon na yun, ay napakalawak na ang sakop ng mga Muslim, ang hawak ng mga Muslim. At sa bagay na yan, ay iniwasan pa rin ni Abdurrahman bin Auf. Bagkus siya ay naghahanap buhay. Siya ay naghahanap buhay, ngunit ang kanyang paghahanap buhay ay iginugol niya sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga mahirap, sa mga nangangailangan, sa kanyang pamilya, at ganun din sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa naikwento ng ating mga ulama, ay bago mamatay si Uthman bin Affan, ay doon namatay si Abdurrahman bin Auf. Tinanggap ang kanyang panalangin na bago dumating sa kanya na siya yung mapili na khalifa, ay tinanggap na siya ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang panalangin na, "Ya Allah, ay tanggapin mo na ako, kunin mo na ako bago pa dumating sa akin ang bagay na ito." Ito yung pagpili sa kanya ni Uthman bin Affan dahil kabilang siya sa pinagpipilian. Nung namatay si Umar bin Khattab ay kanyang pinili ang natitira ng mga 10 natitira doon sa 10 na mubashirin na bil jannah. At agad na siya ay nagtanazul. Siya ay umiwas at sinabi niya na hindi ako sasama. Kaya ang natira lang sa kanila ay si Ali at saka si Uthman bin Affan at si Abdurrahman bin Auf ay siya ang naging hatol sa kanila at walang bahay na hindi niya kinuhaan ng payo, minsahi, kung sinong pipiliin. Si Uthman o kaya si Ali bin Abi Talib at mas marami ang pumili kay Uthman bin Affan dahil mas may experience o kaya
may kakayahan sa panahon na yon si Uthman bin Affan, at dahil dito siya ang pinili ni Abdurrahman bin Auf na maging khalifa. At nung siya na ang pipiliin, ay mas pinili niya na siya ay kunin na ni Allah subhanahu wa ta'ala at tinanggap ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isang beses ay mayroon silang hindi pagkakaunawaan ni Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, isa sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero siya ay huli nang nagmuslim. Huli nang nagmuslim si Khalid bin Walid, at mas naunang mga nagmuslim si Abdurrahman sa kanya, Abdurrahman bin Auf, nang mga mahigit pa sa mga 20 years. So dahil dito ay nagalit si Khalid bin Walid, nagsalita siya na masama, at dahil dito ay sumagot agad si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi na da'u li ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dahaban lam yudrik mudda ahadihim aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit ninyo hindi hayaan ang isa sa aking mga kasamahan? Dahil kabilang si Abdurrahman bin Auf sa pinakamalapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na naunang mga nagmuslim at sumuporta kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Khalid bin Walid ay isa sa pinakadakilang mga sahaba rin. At siya rin ay pinili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at malapit na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit yung katayuan ni Abdurrahman bin Auf ay napakalayo kay Khalid bin Walid, dahil si Abdurrahman bin Auf ay kabilang sa pinakaunang nagmuslim, pinakaunang sumuporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na halos lahat ng labanan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kasama niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dahil dito ay mas nangunguna pa rin siya, dahil siya ay kabilang sa pinakanaunang mga nagmuslim. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayaan ninyo ang aking mga kasamahan, dahil katotohanan na kahit ang isa sa inyo ay magbigay ng gumastos ng isang bundok na ginto na katulad ng bundok ng Uhud, ay hindi niya mapapantayan ang ibinigay ng isang mud ganito lamang na kayamanan na binigay ng aking mga kasamahan. So dahil dito, kainaman ito ni Abdurrahman bin Auf na pinaliwanag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil siya ay kabilang sa mga naunang mga nagmuslim, naunang sumuporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naunang nagsakripisyo para sa relihiyong Islam. So dahil dito, kabilang ito sa mga kainaman ni Abdurrahman bin Auf. At gaya na nasabi natin, bago siya namatay ay nagbigay siya ng tinatawag na dua, ha? Mga 6 na buwan ng kanyang panalangin noong dumating na mayroong sulat na nabasa na kung saan si Uthman bin Affan isinulat niya na pagkaraan ko ay si Abdurrahman bin Auf. At dahil dito, nanalangin siya kay Allah subhanahu wa ta'ala na, ya Allah, ay tanggapin mo na ako, kunin mo na ako bago pa dumating sa akin ang bagay na ito. At tinanggap ni Allah ang kanyang panalangin, at siya ay namatay sa edad na 75 sa taon ng 32 ng Hijri. At bago siya namatay ay kabilang sa kanyang sinabi na siya ay umiiyak, na kanyang sinabi na mata Mus'ab bin Umair. Namatay si Mus'ab bin Umair, na siya ay kabilang sa mga pinaka mainam na kabataan sa Makkah, pero nung siya ay nagmuslim, iniwan niya ang lahat at pinagbawalan siya ng kanyang pamilya na gumamit o gastusan. Siya ay naghijra kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nung siya ay namatay ay hindi magkasya yung pantakip sa kanya. Subhanallah. Kaya sinabi niya na, subhanallah, kumbaga tayo binuksan sa atin ni Allah ang makabuntu bagay. Subhan, sa kanyang ito'y pagpapakumbaba ni Abdurrahman bin Auf. Ha? Pagpapakumbaba ni Abdurrahman bin Auf na yung kanyang yung kainaman ni Mus'ab bin Umair, na mas mainam si Abdurrahman bin Auf kay Mus'ab bin Umair. Ganun pa man ay siya ay nagpapakumbaba na sabi niya ay mas mainam si Mus'ab bin Umair kaysa sa akin, na siya ay namatay na nilibing, na kung saan ang kanyang pantakip sa kanya ay hindi magkasya. Pero ang taong ito ay iniwan niya ang makamundong bagay. Kabilang siya sa pinaka mayaman, kabilang sila sa mayaman sa Makkah, iniwan niya ito para sa Islam. Kaya tinatanong niya ang kanyang sarili, ha, sa kanya, kung ano ang sitwasyon niya.
So ito'y pagpapakumbaba ni Abdurrahman bin Auf. At dahil dito ay siya inabutan ng kamatayan sa lugar na tinatawag na Madina sa edad na 75. At dito po ay nagtatapos ang kwento ni Abdurrahman bin Auf na kung saan nakilala sa kanyang pagbibigay ng kawang gawa, sa kanyang pagpapakumbaba, sa kanyang pagsakripisyo at pag-iwan niya, lalo na sa mga katungkulan na maaring ito ay makapagdala sa kanya na mabuksan siya sa tinatawag na makamundong bagay na maging dahilan ng fitness sa isang tao. Kaya siya ay kabilang sa mga nakilala na gumagastos. Siya ay nangangalakal pero halos ito ay ginugol niya para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito lamang po. At inshallah subaybayan po natin ang iba pang mga series natin. At sa lahat po na bumati sa inyo ng assalamu alaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawa ay gatipalan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at tayo makapagsagawa na maraming pagsamba sa buwan ng Ramadan at ito ay tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa muli, ako'y mamabati sa inyo ng assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.